Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for October 5. Cancer, paunang mensahe ninyo, mature woman. Ayan. So, maybe you are dealing with a mature woman, Cancer. This could be anyone. Sa buhay ninyo, maaring boss ninyo yan, maaring katrabaho ninyo, maaring kamag-anak ninyo, auntie ninyo, maaring mom ninyo, kapatid. It could be anyone, no? What else? You have great fortune, Cancer, napakaganda. Napakaswerte, no? Hindi lang to good fortune, but great fortune. So, talagang malakihan. This is massive, no? Naswerte na parating sa inyo. So, maaring kaperahan yan kasi ang daming, ano, ang daming gold, no? Gold coins, alahas, yung ganon. So, maybe that is related to money, career, and finances, source of income, negosyo, maaring ganon, no? But, yung fortune na to, it's not limited to that. Maari din na, ano to, swerte din kayo dito sa relationship. It could be swerte sa mga kaibigan, swerte sa asawa, sa jowa, mga ganon. It could be in any area of life, Cancer. Maaring sa buong buhay ninyo, no? Maaring sa every area ng buhay ninyo, siswertehin kayo. Diba? Depende sa inyong sitwasyon, depende sa vibration din ninyo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have change. Ayan. So, yung great fortune na to is going to bring a massive change sa inyo. Maaring ang iba sa inyo dito magbabago ng tirahan, no? Maaring you're changing the place of residence. Maaring magmamigrate na kayo dito sa ibang bansa. Or maaari din na nasa ibang bansa kayo, you will be coming home for good na. Maaring uuwi na kayo dito, no? At magsisimula kayo ng bagong buhay dito. Maaring ganun din ang ganap. Long distance travel ito na napipick up ko dito. Kaya malaking pagbabago ito, no? Definitely place of residence ang napipick up ko dito. Or maaari din na siswertehin na kayo dito sa inapplyan ninyong trabaho at maaaring makaalis na kayo. Maaring mag-a-abroad na kayo dito, magtatrabaho na kayo abroad. Or maaari din na nakakuha kayo ng magandang pagkakataon or opportunity dito sa Pilipinas and you are coming back home, no? For good. Maaring ganun din ang sitwasyon. Expectations, ayan. So, maaring ang mga expectations na to ninyo is regarding this mature woman, no? Maaring ano yan, may dealings talaga kayo dyan. Maaring business, maaari din na may mga nilalakad kayong papeles siguro that you are dealing with that mature woman and may mga expectations kayo na siniset for yourself na gusto ninyong makamit, gusto ninyong ma-achieve, gusto ninyong makuha, maaring with the help of that mature woman, no? Maaring ganun din ang ganap. Lovers, ayan, so swerte din kayo sa pag-ibig dito, Cancer, swerte din kayo sa pag-ibig, sa relationships, ganun. Maaring ano dito, may mga kasada ng pag-uusap dito, no? Maaring may mga pag-level up ng relationship dito na madi-discuss between you and your person, no? Maaring din na may mga decision making kayong gagawin related to your relationship din around this time, Cancer. So, maaring ganun ang sitwasyon. Maaring din na yung expectation ninyo na to, na siniset ninyo for yourself, is expectation ninyo doon sa person ninyo. Expectation ninyo sa relationship ninyo itself, no? Cancer? Malayo ang iniisip ninyo eh. So, maaring malayo, long-term ano goal siguro to or may nag-expect siguro kayo ng ano ng mga bagay-bagay dito for the long term din ng inyong relationship. False person, mag-iingat kayo, Cancer, sa mga false person. Mag-iingat din kayo dito din sa taong ninyo mismo, sa person ninyo mismo, no, Cancer? Kasi maaring meron ditong kasinungalingang gawin or maaring may mga kasinungalingang masabi sa inyo din ng inyong person. So, be on the lookout for that. Be very observant, no? Malalaman nyo naman yan kung may mga taong nagsisinungaling sa inyo or may mga taong nagaano sa inyo na bumubudol lang
Alam mo yun, yung mga nang bubudol, mararamdaman ninyo yan, you are a water sign, napakalakas ng inyong radar. Kaya use that intuitive abilities ninyo to your advantage, lalo-lalo na sa ngayon, ano? Kasi maaaring merong mang bubudol lang dito sa inyo, no? Maaari din na kasi yung alingan yan ng mga tao mahal ninyo sa buhay, maaari din ganoon para lang makapangbudol sa inyo or makapag ma-convince kayo on about a certain thing, maaari din ganoon. Kaya mag-iingat kayo, okay? So Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today. October 5 na. No, October 5 for Scorpio. Scorpio, despair. Ayan, so anto, napanghihinaan na kayo ng loob. Ang iba sa inyo, no? Parang you are losing hope na dito, Scorpio, regarding a situation. This could be in any area of life, no? Depende sa inyong sitwasyon. Siguro, nawawala na ng pag-asa ang iba sa inyo kasi maaaring na matagal na kayong naghahanap na trabaho, wala pa rin kayong mahanap na trabaho, maaaring ganon. Maaari din na napanghihinaan kayo ng loob dito kasi maaaring nawalan kayo ng trabaho. Maaring problema din ito sa relasyon, maaring ganon, no? Maaring problema sa pamilya, maaring ganon. But you know what, Scorpio, pinapakita sa akin ng mga guides ko, dilat na dilat ang number 32. Number 32 becomes number 5 kasi 3 plus 2 is 5, diba? And 5 resonates with change, no, Scorpio? So, ang pinapakita sa akin dito ng guides ko is your situation is going to change, no? Yun ang dapat ninyong ma-realize, yun ang dapat ninyong malaman na wag, don't despair anymore, Scorpio, kasi alalahanin ninyo unang-una na walang problema na dumadating sa buhay natin na hindi natin kaya solusyonan, di ba? Hindi tayo binibigyan ng problema, hindi tayo binibigyan ng challenge na hindi natin kaya. Hindi natin kayang lusutan. Kaya, don't despair, don't lose hope. Instead, buhayin ninyo ang faith and hope ninyo sa puso ninyo. Nang sa gayon, makita ninyo kung ano yung silver lining ng inyong sitwasyon. Makita ninyo ang positive aspect ng inyong sitwasyon. Dahil always remember, Scorpio, na sa kahit kadilim-dilim ang circumstances sa buhay natin, there is always a positive aspect to it. Lagi at laging merong positibong aparte ang sitwasyon na yan. Kaya doon tayo humugot ng inspirasyon, ng motivation, nang sa gayon mahanap natin ang solusyon sa problema natin. Kasi the more that we dwell on the problem itself, nako, magmamagnify pa yan. Mas lalong dadami yan po problemahin natin. Mas lalong dadami yung iisipin ninyo, no? Kaya ang isipin nyo na lang, paano ako makakalabas sa sitwasyon na to? How can I solve this problem? Anong magagawa ko para mabago ang sitwasyon ko for the better? Doon na lang kayo, Scorpio, sa side na yun. Nang sa gayon, mas positibo, mas mga magagandang idea, kaisipan ang pumasok sa inyo, no? Para yun ang mamagnetize ninyo. Kasi like attract like, di ba? Like attracts like. Kaya kung ang problema ang iniisip ninyo, pinagfo-focusan ninyo, mas madami pang problema ang dadating. But if you are focusing on solution, nag-iisip kayo ng solution, yun din ang dadating sa inyo. Mga idea, mga inspiration, mga information na makakatulong sa problema mo para masolusyonan mo yung problema. No? So don't despair anymore. The breakthrough will come in. Umasa lang kayo sa mabuti. Keep your hope and faith alive nang sa gayon, no? Because when we expect for the best outcome to come, yun talaga ang dadating. Yun ang mangyayari. Kasi yun ang pinagpupukosan ninyo. Yun ang nilalagyan ninyo ng focus and attention ninyo. That's why yun din ang mamagnetize ninyo towards you. Okay? We have change, and change is coming. You know, your situation will not be the same at all times, Scorpio. Change is coming. So, magbabago na ang iyong sitwasyon. No? Breakthrough will come in and that will create change sa inyong sitwasyon. No? So, maaaring mag-shift na talaga kayo. No? Magkakaroon na kayo ng energy shift dito. And you will be leaning in towards positive mindset na. Positive
thoughts ng kaya naman, eh, magbabago na ang inyong sitwasyon. May mga magagandang pagbabago ng ganap na mangyayari dito sa buhay ninyo. Maaring ang iba sa inyo, change of residence din ang gagawin, no? Maaring may paglilipat bahay dito, maaring may na-acquire na ang iba sa inyo din dito na bagong property. Kaya naman, yun, may paglilipat bahay din ang mangyayari. Maaring this is migration, maaring din na that is opportunity, no, for you to ano, to work abroad. Maaring ganun din ang sitwasyon na yan. What else, Scorpio? High honor. Ayan, some of you are receiving ano, recognition, no, receiving recognition from work. Maaring ito na yung matagal din ninyong hinihintay na recognition. Maaring mabigyan din kayo dito ng financial reward, no, Scorpio. What else? We have expectation. Ayan. So, maaaring ang, kung anong ina-expect ninyo siguro sa sarili ninyo, sa trabaho, sa career ninyo, maaaring hindi ninyo yan nakuha. Kaya kayo nang hihina. Kaya kayo pinanghihinaan ng loob. Maaari din ang situation dito ninyo, Scorpio, with the expectation card, is ano, napanghihinaan na siguro kayo ng loob kung mangyayari pa ba yung mga gusto ninyong mangyari pagdating sa inyong karera, pagdating sa inyong trabaho, pagdating sa inyong negosyo, pagdating sa inyong relationship, no? Maaring ganun yung parang napanghihinaan na kayo ng loob kasi maybe you've been working so hard for so long na towards that something, no, na gusto ninyong makamit pero hindi pa nakakamit. Hindi pa nangyayari, Scorpio. But you know what, Scorpio, di ba? Everything is divine timing. Diba? We should always remember that na everything is divine timing. Everything unfolds according to the divine order and timing. Maaring yung gusto ninyong mangyari dito, yung ina-expect ninyo for yourself, no, na makamit ninyo or makuha ninyo, maaring hindi pa tama sa panahon. Maaring hindi pa hinog. Maaring hindi rin kayo pa 100% ready na i-receive yun. Diba? Kaya hindi pa binibigay sa inyo. Kaya hindi pa nangyayari. Kaya don't despair. No? Don't despair. Ganun man na nangyayari, don't despair. Just always hope for the best possible situation sa buhay ninyo. Nang sa ganun, lagi at laging maganda lang ang mangyayari sa inyo. Laging maganda lang, positibo experience and situation lang ang ma-attract ninyo. Even if hindi yun ang gusto ninyong mangyari, hindi yun ang minimithin ninyo, hindi yun yung pinapangarap ninyo, but to the fact na yung ina-attract ninyo is mabuti, maganda, positibo, you know, that's still a blessing, di ba, Scorpio? And the more na mas happy kayo, magiging happy kayo, kasi magandang mga nangyayari sa buhay ninyo, your vibration gets high, you know? And when our vibration gets high, mas magmamanifest tayo, malakas ang spiritual power natin to manifest what we really want to manifest in life, no? Rather than yung bagsak na bagsak ang vibration natin. Pag mababa ang vibration natin, malungkot tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, yung mga ganong klaseng pakiramdam, mas lalong hindi maganda ang mga maa-attract natin pangyayari sa buhay. Kaya, let's make our vibration high, no? Maging ano tayo, maging positibo lang tayo. Kahit hindi magandang masyado ang mga nangyayari sa buhay natin, let's always hope for the best, no? Let's always expect the best possible situation na mangyayari sa buhay natin. At sa gayon, positibo talaga ang mga pangyayaring ma-attract natin towards us, okay? Occupation, ayan. So, may change of ano dito, trabaho, no? May change of trabaho. Maaring, ito na yung trabaho na dadating sa inyo. Maaring may opportunity na dito na parating sa inyo na kung ano yung gusto ninyong trabaho, yun talaga makukuha ninyo, no? Maaring, this is your dream job, Scorpio, na parating sa inyo. So, maybe, ito yung bagong papasukan ninyo, no? So, ito yung bagong job opportunity na makukuha ninyo. Magiging masaya kayo dito kasi ito na yung gusto ninyong trabaho. Ayan. See, pinaghirapan nyo talaga to, no? You work hard for this, no? Kaya ito na, may bunga na ang inyong paghihirap, no? May recognition na kayo, di ba? So, maaaring ito na yung ine-expect ninyo, parating na.
Scorpio, 'di ba? Kaya yung despair energy na to, that will be gone, that will change, no? So talagang ang nakikita ko dito, Scorpio, there will be an energy shift na mangyayari, no? Matatabunan na to ng mga magagandang sitwasyon, ng pagbabagong ito. Your situation is going to change for the better na, no? You can expect that, Scorpio, no? Hindi man to automatic, hindi man to with a flick of the finger mangyayari ang pagbabagong ito, but change is coming. No, change is coming, provided na magbago kayo ng energy, no, ninyo. Baguhin ninyo yung mindset ninyo into positive, abundant, and prosperous mindset. Makakaasa kayo na all the good things are going to come sa buhay ninyo. Lahat na magagandang pangyayari ang mangyayari, no? So, ayun, yung pagsisikap ninyo dito na makamit ninyo kung ano man ang gusto ninyong makamit, promotion man yan, pay raise, mga ganon, ano, that will come, no, Scorpio? Kasi pinagsikapan nyo yan, pinaghirapan ninyo, and it will come. Makakamit nyo din kung ano yung gusto ninyo dito. So, tsaga-tsaga lang talaga, no? Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you din po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today. No? October 5. We have message of concern. Maaring may ma-receive kayo ditong ano, mensahe na ikakabahala ninyo. No, Pisces? That could be in any area of life. Depende sa inyong sitwasyon. Pero parang mag-worry kayo. Maaring kakabahan kayo. Mag-worry kayo. Maaring related yan dito kay wealthy man. No, maaring si wealthy man, karelasyon ninyo. Maaring kamag-anak ninyo. Maaring asawa ninyo. Boyfriend ninyo. Manliligaw. Or maaari din na pamangkin ninyo. This could be anyone in the family, no? Na, ano, yayamanin na, no? This person, maybe you are dealing with as well, Pisces. Maaring boss ninyo to, no? For other scenario naman dito, no? Maaring si wealthy man is, ano, katrabaho ninyo. Maaring ganun. Maaring this is a person na, ano din, kakilala ninyo or kamag-anak that is very, ano na, established na pagdating sa money, career, and finances. Maari din ganun ang sitwasyon niya, no? Maybe you're dealing with this wealthy man, or maybe yung message of concern na to ay about this wealthy man, or maybe yung message of concern na to is coming from this person, no? So, maaaring ganun din. Depende sa inyong sitwasyon. Ayan, may marireceive talaga kayong sulat, email, ganun, ano? That may be surrounding this one theme, no? Kabilaan. So, we have occupation. Ayan. So, maybe, no? Ang message na to, yung message na to is different from this message na na-receive ninyo. Maaring magkaibang mensahe yan. Or maaring magkaibang tao din yan, ano? Na pinanggagalingan. So, this occupation card, maybe, you know, this is an offer from this wealthy man. Maaring yung message na marireceive ninyo dito is coming from this wealthy man. And maybe si wealthy man is offering you a job. A job na maaring gustong-gusto ninyo talagang yun ang maging trabaho ninyo, no? Maaring ganun ang sitwasyon dito, Pisces. Maaring you will receive a job offer na ito din yung pangarap ninyong maging trabaho ninyo, no? Yun ang ganap. Yung beginning energy. Yan. So, maaaring magsisimula kayo dito ng bagong trabaho. Trabaho na talagang you are going to be able to ano, express your passion. This is what you love to do. No? This is your passion. So, talagang masaya, maganda ang magiging ano ninyo, trabaho ninyo, sitwasyon ninyo dito sa inyong bagong trabaho. No? Maaari din ang iba sa inyo will be welcoming a new baby. No? Maaring you are welcoming a baby girl. Maaring ang iba sa inyo dito ay buntis ngayon at manganganak na. Maaring ganon. Or maaari din na matatanggap ninyong mensahe is maaring yung person ninyo ay manganganak na. No? Maaring ganon. Or maaari din na ang message na to na matatanggap ninyo is regarding doon sa mga ano ninyo, kapamilya, kamag-anak, no, na maaring manganganak na. So what else?
mature woman. Ayan. So, maaaring si mature woman is also sending you a message, no? Kasi nasa taas niya yung message din. So, maybe, yung message na to manggagaling kay mature woman. So, ayan, maaaring matanggap ninyo dito kasi maaari din na si mature woman is, ano din, boss sa trabaho. Maaaring ganun. So, maybe, si mature woman din ang mag-offer din sa inyo ng trabaho. So, maaaring manggagaling din sa dalawang taong mensahe, no? Maari din kasi to na si mature woman, boss din ito sa trabaho ninyo. Maaring mag-offer din siya ng trabaho sa inyo. Maari din ganon. Maari din na si mature woman is your parent or in-law, no? Maaring ganon. Maaring siya magsasabi sa iyo na, oh, si ano, manganak na. Yung mga ganon, no? Pisces. So, that could be that as well, no? Depende sa inyong sitwasyon. Iba't ibang ano to, eh. Iba't ibang scenario ang na-pick up ko dito for some of you. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.